the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Jack. Good morning, Brad Jeff. Uy, meron lang tayo. Wow. Ayan, wala na. Brad Jeff, good morning. Meron ulit. Good morning. Balik lang tayo sa kapatagan. Ayan, good morning, sa kapatagan. Lord. Okay. Good morning. Mukhang refresh si Pastor Jeff. At parang... Mukhang kakanta ka, Lord. Ah. Mukhang masarap ang pawis ni Pastor Jeff na napawisan ng weekend. Hindi masarap ang pawis eh. Mukhang nakaligo si Pastor Jeff ngayong umaga at masarap ang breakfast niya. Dahil iba yung aura eh. O siguro dahil weekend, nakapagpahinga, kaya ganyan fresh na fresh. Pastor, tama ba? Saka day off ngayon, Lord. Saka tsa. Siyempre, Monday. Nakalhanda na yung mga labahin ko sa baba. Paano kaya ang labahin ng mga naka-Fred Perry na ganyan? Mahal yun. Malamang si Pastor Jeff, hindi nilalabahan yan. Ang galing magsuot, magdala ni Pastor Jeff, hindi nahahalatang bigay. Pag siya nagsuot, parang siya ang bumili. Tingin mo? Oo. Pareho kami niyan eh, di ba Pastor? Buti hindi mo sinabi, hindi halatang Jeff fake. Hindi, pag ikaw na nagsusuot, mukhang mamahali na talaga. Pero sige, Pastor Jeff, inaabangan ka na nila? Oo nga. Sige, Lord. And tiyan, good morning. Alam nyo, Monday na naman. At pagka sinabi nating Monday, haya, simula naman ang pakikibaka natin sa hamon ng buhay. Alam ko pong challenging to some, pero alam naman natin na lagi naman nandyan yung Diyos sa gabay natin. So sa mga makikibaka at patuloy na kikibaka sa hamon ng buhay, whether financially, maybe physically, dalawa pinagdadasal namin ngayon na ang mga tatay nila nakikibaka sa hamon ng physical na laban. Hindi na ego. Alright. Sabi sa Proverbs 21:31, sinabi rito, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. I love that. Unang pano kasi, Lord, kapag meron kang horses and chariot sa giyera noong unang panahon, para kang may mga F-16 and tanke. Okay? Kaya nga si King Solomon, meron siyang 12,000 horsemen. Ang tindi na to, 40,000 stalls ng mga kabayo niya. Kumbaga, pag meron kang horses and chariots, tagumpay ka. Pero sabi rin niya, hindi rin nasusukat ang tagumpay. Okay, bagkos sa Diyos. And I think tayo ngayong mga tao ngayong panahon na to sa pandemya, sa laban sa pandemya na to, natutunan na natin na even you have the highest position, even if you have a huge bank account, when you're fighting COVID, wala tong sinisino. Okay, itong battle na to, sino nakaangkla sa Diyos yung talaga yung matindi. Medyo na-sadden nga ako nung nabasa ko yung isang news ng famous photographer na matay kahapon. Sabi niya, he was so alone dun sa COVID room niya. Even yung partner niya hindi makadamay sa kanya. Because when you're fighting with this pandemic, sa virus na to, I do hope and pray meron kang Diyos nakakapitan. Kasi even the doctors and nurses, baka minsan ka lang ikutan sa kanilang pag-ikot sa'yo. Kaya, tsa at Lord, bear in mind there's always a battle. May hamon ng buhay. May gera tayo laging kakalabanin. Either papasok tayo sa gera, nasa gitna ng gera, or kalalabas lang sa gera. Pero pangalawa, you have to prepare for battle. Sabi, the horses are made ready. We have to do our part. We cannot face the battle passively. Yung passive ka lang. O, hindi na, dyan na may Diyos. Bahala ka na, Lord. Ihiga na lang ako rito yung pera para tingin mo. You cannot do that. You have to prepare for battle. Kailangan mag-aral, kailangan mong alamin, kailangan mong maging handa. At pangatlo, bear in mind that victory belongs to the Lord. Yun naman po yung assurance. When we fight this battle na nasa side tayo ni Lord, victory is assured. Kaya nagkakaroon na ng problema, sabihin na iba siya before I end. Eh bakit ganun, Pastor? Daily Brad, lagi pa rin akong talunan. Yung battle ko with lust, battle ko with pride, battle ko with greed, battle ko with unforgiveness and fear. Bakit parang lagi ako yung talunan? Well, for one, nasa side ka ba ni Lord? Pangalawa, kung nasa side ka ni Lord, kapit lang. Keep praying, keep believing. Sometimes, God allows us to go on our knees. The battle is won on our knees.
surrender everything to Him before the enemy surrender to us. Yun po ang labanan. The battle is won on our knees. Kaya ang tanong ko, daily bread challenge ko lang siya before I end. Anong gyera ang kasalukuyan mong kinakaharap ngayon, okay, na kailangan mong iluhod kay Lord? Dahil dyan tayo magwawagi pag tayo sumurrender sa Kanya una, and then the enemy will surrender to us. Magdasal po tayo. Panginoon, alam namin ang hamon ng buhay ay hindi mawawala. Ang hamon na itong pandemya na to, even physically, financially, emotionally, hindi po ito mawawala because in this world we'll have trouble, sabi mo nga. Pero Lord, salamat po dahil meron kaming Diyos na aming frontliner, kumbaga, sa gyera na to. Ikaw yung nasa harap at namumuno sa gyera na to, and you will fight the battle for us. We just have to be still and know that you are God, sabi mo sa salita mo. So Panginoon, prepared kami for battle. We have our horses ready, but ultimately, the battle belongs to you. We will not rely on our horses. We will not rely on our own connection, our bank account, our career, our pedigree. Hindi po kami magre-rely sa aming sariling kakayanan. Magre-rely lang kami sa iyo. Our ultimate victory lies on you. Salamat po sa mga hamon ng buhay na nagpapatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, amen. 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 Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides. And we'll see you tomorrow. Enjoy mo ang iyong muna, day off. Matanong ko lang, bakit day off ni Pastor Jeff ang Monday? Ayan, i-explain ni Pastor Jeff sa'yo. Sige nga, Pastor. Kasi Lord, ang Sabado at Linggo is our main, kumbaga, yun ang aming main fight. Kumbaga, kung tayo, tayong mga nag-work ng Monday to Friday, Sabado at Linggo ang nilook forward natin kasi pahinga. Sina Brad Jeff, ng mga pastor, yung mga nasa simbahan, yun ang bakbakan nila. Doon sila mas busy. Tama no, Pastor, no? Yes. Tuesday to Sunday, actually. From starting Tuesday, mga meetings na yan, counseling. Last night, I was ministering to a family. So, puro trabaho. Funeral, Lord, I average 2 funerals a week ngayon. And I'm just one of the pastors ng Victory all over the Philippines. So, ang daming funerals. Buti yung wedding, mga cancel ang wedding. So, zero wedding kami recently. Pero yung mga child dedication via Zoom, baby dedication, yung property dedication via Zoom na lang yan. So, walang katapusan na counseling, isang katutak. Kamusta nga pala, Pastor Jeff, yung guesting ni Joe Damango, the legendary Joe Damango. Tama, kagabi nga ba yun? Last Friday. Ang kulit ni Chacha nandun, comment ng comment. Hindi kasi yan, OG talaga yan. OG idol yan sa radyo, si Joe Damango. So, anong napansin mo siya na kaibahan, kunyari, ng pagbibigay mo ng advice sa henerasyon nila Joe Damango? Mas malumanay sila. Mas malumanay sila. Hindi ka ba malumanay? Hindi. Layuan mo siya, malandi ka. Hindi ako, hindi na si DJ Chacha yun pag malumanay. Oo. No, sobrang malumanay. As in, parang pag nagbibigay ng advice yung panahon nila Joe Damango, one straight line. Joe Damango, love notes, Cherry Baile, mga ganyan. Ganun yung dating mga boses ng mga DJs din noon. Yung panahon namin, up, down, ganun. Tataas yung energy, tapos biglang bababa na naman. Yon. Speaking of Joe Damango, Pastor Jeff, ang Lodi natin bukas ay walang iba kundi si Joe Damango. Yon! Yes, igigess namin si Joe Damango bukas. So, kung gusto nyo maalala ang inyong mga kabataan days, lalo na yung mga panahon na ang napapakinggan nyo talaga sa radyo ay si Joe Damango, abangan nyo po bukas para sa ating Good Morning Lodi. Pero yun nga, tinatanong ni Lord, Pastor, kamusta daw yung naging guesting? Maliban sa makulit ka. Masaya siya kasi. Oo, nag-reminis. Ang dami mga comment doon ng mga kaidaran niya. Saka, Godling Lord, may mga na-advisean siya na magulang umabot sa sunod na henerasyon. Ang nagpapa-advise na yung anak. Kami po naging fruit nung advice niyo sa nanay ko na sagutin yung tatay. Mga ganon, sabi ko, tindi mo. 2 dekada pala mahigit yung kanyang... Matindi. So actually, ang ganda nung very inspiring yung story ni Sir Joe kasi iniwan niya talaga lahat dito sa Pilipinas para sundin kung ano yung plano ni Lord para sa kanya. And di lahat talaga kayang gawin yun, Pastor. So sobrang very inspiring yung story niya. Bukas malalaman natin lahat yan. Di ba, no, Pastor? Yeah.
Oh, yung iba kasi nag-a-abroad pag wala ng career dito. Yun nga. Oh, siya nasa... Nasa peak siya ng career niya, iniwan niya yung kanyang trabaho, magandang buhay dito sa Pilipinas para makipagsampalaran sa ibang bansa dahil pakiramdam niya, yon ang plano ng Diyos para plano sa kanya. Niyo. So bukas, pag-usapan niyo bukas, bukas pag-uusapan natin yan. Ilan sa inyo ang kayang gawin yon? Iwanan yung mas marangya, di ba? Mayamang buhay mo. Iwanan mo lahat yan para sundin kung anong plano ni Lord para sa'yo. Kaya nyo ba yung ginawa ni Joe Damango? Bukas pag-uusapan natin yan. Pero Pastor Jeff, once again, enjoy your day off at magkikita pa rin po tayo bukas. Yep, ito po ang inyong daily bread, your daily dose of inspiration. God bless. God bless, Pastor Jeff Eluscupides. Oras natin, 8:08 ng umaga. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.